Hello, hello, hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So, magluluto po tayo ngayon ng kaldereta. No? Ibang klaseng luto po ng kalderetang Ilocano. Actually po ay request po na aking kasamahan sa trabaho. Kung pwede raw po ay i-vlog ko po yung aking pagluluto ng kaldereta. Tawag ko dito kalderetang Ilocano sa kanila, guys. So ayan, titingnan mo natin, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po yung pagluluto ko sa inyo ng kalderetang Ilocano. So ito na po yung aking pinagsamang manok at saka baboy. So hindi siya solid na baboy kundi manok at saka baboy naman yung aking lulutuin ngayon na kaldereta. So una po, ito ay mga nasa 1 kilo ho yata, guys. Pinakaluan ko muna siya para matanggal po natin yung tinatawag po natin na bula. So pagkatapos natin pakuluan, guys, atin pong lilinisan, no, hugasan ulit. So guys, atin pong hugasan muna. Kumulo na siya. So ayan, tatanggalin na po natin yung mga tinatawag natin bula. So ayun, guys, nahugasan ko na po yung pinakuluan ko kanina ng mga around 5 minutes na kumulo. Ito yung pork ribs. At ito naman po yung chicken, yung manok. At ang ating pong mga ingredients, guys, ito po yung patatas, carrots, saka siling pula, saka yellow. Wala po akong dilaw, green ngayon. Ito naman po yung ating pong bawang, sibuyas, at saka 2 kutsarang liver spread. At gagamit tayo dito, guys, ng tomato sauce gisado. Ayan, nagtataka yung may bakit daw gisado. Ito po yung ginagamit ko na tomato sauce. Yung soy na dato puti at syempre yung mantika. So ito lahat yung ating pong recado. At meron din tayong pork cubes para lalong sumarap, kaibigan. At samaan din po natin ng pamintang durog. At ganun din po yung laurel. No? At siya nga pala, meron nga pala akong pasasalamatan yung aking pong kapatid nung galing po kami ng Pilipinas, si Kuya Rohel at si Kuya Turing. Ayan, so nagbigay po nila ng napakatagyas na langdet sa Ilocano, no? Sangkalan. Ito po, oh. Dala-dala ako po galing Pilipinas yung aming pagbabakasyon, guys. Thank you, thank you. Thank you sa aking mga kuyang. So, bali ang gagawin ko munang igisa yung sibuya at saka bawang. So, ito na po yung bawang. So, hintay lang natin na magkonting brown yung ating pong bawang, kaibigan. Yeah. So, nag-brown na siya, guys, yung ating pong bawang. Tignan natin ilagay yung sibuyas. So, hintay lang natin ng konting na maluto yung sibuyas. Pero guys, sibuyas na po lang aking ginamit. Mas masarap kasi pag sibuyas na po lang. Pagkakataon ito, guys, pwede na natin ilagay yung ating pork ribs. So mamaya-maya ko pa ilalagay yung chicken kasi mas madali naman maluto ang manok dito, ba? So ito muna ang ating pong unang ilalagay, yung buto-buto. Pwede rin po tayong gumamit, guys, ng yung ano, yung pork belly. Masarap din yun. Actually, mas malasa sana yun kasi medyo may kunting taba-taba. Pero ito muna yung request ng aking bunso. So,
So, antayin lang natin guys na medyo umulan ng konti bago natin ilagay yung mga arikado. So, at ipatakloban lang muna. So, ayun guys, sa pagkakataon ito ay pwede na natin lagyan ng konting tubig yung ating pong inuluto. So, konti-konti lang ho yung nilalagay kong tubig guys, kasi para sa akin kasi mas madaling maluto ang karne pagka konti lang yung tubig muna. Saka na lang tayo magdagdag pag medyo matigas-tigas pa ho yung ating pong karne. So yun guys, pagkatapos po natin lagyan ng tubig, ay pwede na rin po natin ilagay yung toyo. Konti lang muna guys, para tama-tama lang yung panlasa mamaya. Pwede na rin po natin ilagay yung tomato sauce. Yan. Okay. Ayan po yung gamit natin guys, tomato sauce gisado. Lalagyan na rin natin yung pork cubes. Lalong sumarap yung ating pong linuluto. Lalagay naman rin natin yung laurel, dahon na laurel, tsaka pamintang durog. Ayan guys. So habang pinapalambot natin guys yung pork ribs, kailangan halu-haluin din natin minsan-minsan para medyo hindi masunog sa ilalim. Saka ilalagay lang ho natin yung setting natin ng kalan sa medium para hindi ho masusunog. Para tamang-tama lang ho yung paglambot. So guys, malambot na ho yung ating karne ng baboy. At sa pagkakataon ito guys, ilagay na po natin yung ating pong manok. Okay. So malambot na po yung ating pong baboy. Ito naman manok ngayon. Sandali lang naman palambutin ang manok. Ayan siya yun guys. At ilalagay na rin ho natin yung liver spread para lalong sumarap at lumapot yung ating pong linulutong kaldereta. So atin tatakloban muli guys para lumambot na yung manok. Mamaya-maya ay ilalagay na rin ho natin yung mga ibang ingredients. So ayan guys, malambot na ho yung ating pong karne. So pwede na ho natin ilagay yung ating pong mga ibang rekado. So pagsabay-sabayin na ho natin yung patatas, carrots, saka sili. Siling pula. So ayan guys, sandali na lang to. Ang ganda kung meron din yung berdeng sili. So atin tatakloban muna ulit yung ating pong linuluto. Guys, malapit na. Konting kulo na lang guys. At ayan. So pwede rin para tayo maglagay ng siling labuyo. Optional naman yan. Nasa inyo yan kung gusto nyo po yung maanghang na kaldereta. Ayan. So konti lang yung aking linagay na siling labuyo. Para tamang-tama lang yung anghang ng ating pong linulutong kaldereta.
Wow! So ayun na po yung aking pong kaldereta guys. Luto na siya. Pagkatapos po ng mga 10 oras mahigit guys, luto na po yung ating kalderetang baboy at manok. So ayan, ready to serve na po natin guys. Serve na po natin. So ayan guys, i-serve na po natin yung ating pong linutong kaldereta. Kalderetang manok at baboy. Wow, sarap! Thank you.